kailangan na natin ang panonood ng pelikula. Ikaw, anong pelikula ang iyong napanood at nagustuhan? Naantig ba ang iyong damdamin sapagkat may kaugnayan ito sa iyong buhay? Kung ganon, tara na, ihanda mo na ang iyong module, ballpen at papel dahil papasukin natin ang mundo ng maikling pelikula. Mabuhay, wikang Filipino, sulong Pilipinas! Ginoong Alvin Sipo, ang inyong teacher chinito, nagagabay sa inyong pagkatuto sa Pilipino. Salamin ng pagkatao, kwento ng buhay sa mundo, panitikan, siyak ibigin mo, panitikan, siyak ibigin mo. Kahapon, napag-aralan natin ang tungkol sa nagagamit ng wasto ang mga panghalip na panao, paari, pananong, pamatlig, panaklaw sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Natatandaan mo pa ba ang aralin natin kahapon? Bago tayo magsimula sa bagong aralin, tayo ay magbabalik-aral muna. Panuto, punan ng tamang panghalip ang mga sumusunod na pangungusap. Meron ka lamang 5 segundo upang masagot ang bawat bilang. Unang bilang, sila, kanya ang mababait na nagsauli ng napulot nilang pera. Ikalawa, lahat, bawat isa ng anak ni Mang Jimmy at Aling Sabel ay matatalino. Ikatlo, ano-ano, sino-sino ang mga nanalo kahapon sa raffle draw? Ikaapat, umalis ang tatay, akin, ko noong nakaraang Sabado. Ikalima, dito, doon, sa tahanan namin natutuhan ko ang mga magagandang ugali na humubog sa aking magandang pagkatao. Ating alamin ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay sila. Sila ang mababait na nagsuole ng napulot nilang pera. Sa ikalawang bilang naman, ang sagot ay lahat. Lahat ng anak ni Mang Jimmy at Aling Sabel ay matatalino. Sa ikatlo, kung ang sagot mo ay sino-sino, tama ka. Sino-sino ang mga nanalo kahapon sa raffle draw? Sa ikaapat, ang tamang sagot ay ko. Umalis ang tatay ko noong nakaraang Sabado. Sa ikalima, ang sagot ay dito. Dito sa tahanan namin natutuhan ko ang mga magagandang ugali na humubog sa aking magandang pagkatao. Ngayon, ating panoorin ang isang maikling pelikula na may pinamagatang Balabal. Naranasan ko nang maiwan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakiusap. Hanggang sa maubos ang pangungusap. Naisip ko na ring sumuko dahil sa sunod-sunod na bagyo. Parang walang katapusan itong kalbaryo. San nga ba ako patungo? San ba ang dulo nito? Sa paglalakbay, muntik na akong huminto. Pero sinalubong mo ko. Bumungad sa akin yung mga mata mong gustong matuto. Ang mga kamay mong sabik sumulat. Ang mga labi mong nais bumigkas na mga salitang nakakabawi ng pagod. Inatalo mo itong lungkot at takot. Binibigyan mo ng sagot ang mga katanungan sa aking puso. Masampat, abi-abi, mga anak? Masampat pala, abi-abi, ina mo. Nasa dami ng alinlangan ko't tanong sa mundo, ito ang nag-iisang sigurado. Mahal ko ang pagtuturo. Ito ang nagbibigay buhay sa aking pagkatao. At ang mga pangarap nila,
Kaya't sisikapin kong hindi mo ito maranasan. Ano ang iyong naramdaman sa iyong pinanood? Napukaw ba ang iyong damdamin? Nakakaantig, di ba? Makikita mo ang mga ngiti sa labi at mata ng mga bata. Makikita mo rin ang ibang ligaya sa mukha ng guro. Napansin mo ba ang pagkakahabi ng kwento? Magaling ang pagkakagawa, di ba? Magaling din ang mga tauhan na nagsipagganap. Ang lokasyon ay makikita nating akma sa daloy ng kwento. Ang tema ng pelikula ay nagmumulat sa atin sa kahalagahan ng edukasyon. At ang musika o tunog na ginamit ay nakadaragdag sa buhay at emosyon sa kabuuan ng kwento. Napanood niyo ba ang iba't ibang depth and serye ng kagawaran na tumatalakay sa iba't ibang advokasya ng edukasyon? Ito ay mga maikling pelikula tungkol sa mga mag-aaral, mga magulang at mga guro na nagbibigay pag-asa sa panahon ng pandemya. Napakaswerte natin sa araw na ito dahil kasama natin ang direktor sa likod ng mga magagandang maikling pelikulang ito. Walang iba kung hindi si Direct Ron Canimo. Magandang araw din sa iyo, Sir Alvin. Ha? Maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin dito sa iyong programa. Yung nga po ay nakakatawa dahil ang topic po natin ay maikling pelikula, swak na swak po sa Death and Serie. At tanong ko po, Direk, ano nga po ba tinatawag natin maikling pelikula? Ganda ang pag-usapan yan, no? Uh-huh. Ang maikling pelikula ay sining biswal na may panimula, may gitna at merong wakas. Ito ay mas maikli, syempre, sa isang full-length film o yung tinatawag nating feature film. Una po natin tatalakayan yung pinakaunang elemento, tauhan. Ano nga po ba yung tinatawag nating tauhan? Isa sa pinakamahalagang elemento ang tauhan sapagkat ito yung karakter natin. Ito yung tao na gumaganap sa pelikula natin. Ito yung bida at ito yung kontrabida. Mahalaga ito dahil dito o sa kanya umiikot ang kwento. Ngayon po, tatalakayan po natin yung ikalawang elemento ng maikling pelikula. Ang istorya o pelikula, ano nga po ba ito? Nanggagaling yan sa malikot na pag-iisip ng ating mga manunulat. Sa kanila talaga nanggagaling ang konsepto at sa kanila nanggagaling ang bawat linyang binibitawan ng ating mga karakter. Ang istorya ay nabubuo sa pamamagitan na rin ng pagre-reflect natin sa buhay. Ano ba ang nangyayari ngayon? Ano ba ang pinagdadaanan ng tao? Sa pamamagitan nito, na isa sa larawan natin, nabibigyan nating buhay yung mga problema na hindi kayang sabihin ng tao. Mula doon sa mga totoong pangyayari sa buhay, ay ginagawa nating mas masining ito. At ito yung kinakalabasan ng isang magandang kwento. Base po doon sa mga napanood namin, ang gaganda ng lokasyon. Paano niyo po pinipili ito? Mahalaga ang magandang lokasyon sapagkat dito mo maipapakita na totoong nangyayari ang istorya, ang kwento. Kailangan mag-reflect yung istorya doon sa iyong lokasyon. Ang sinematograpiya ay isang mahalagang elemento din sa paggawa ng maikling pelikula dahil dito nakasalalay ang ganda ng visual na aspeto ng maikling pelikula. At dito din nakasalalay sa sinematograpiya ang anggulo, ang pasok ng bawat eksena, ang kulay ng magiging larawan o video ng kabuuan ng ating pelikula. Ngayon po, mga tunog o musika. Noon pa man, sir, no, ginagamit na talaga ang musika at tunog para magbigay buhay at magbigay emosyon sa mga manonood. Ngayon po, tatalakay naman po natin yung tema o paksa. Ano nga ba ang tinatawag nating paksa o tema? Tungkol saan ba ang pelikula? Ano ba ang gusto nating iparating na mensahe sa ating mga manonood? Ito ba ay tungkol sa politika? Ito ba ay tungkol sa relihiyon, sa pandemya, sa edukasyon, sa kalusugan? Ito yung tinatawag nating paksa o tema. Kumbaga, dito umiikot ang pinakakwento natin. Na kapag naliligaw ka sa pagsulat ng script, maaari mong balikan yung paksa mo. Ngayon po, nabanggit ninyo ay script. Ano po ba ang script o bakit mahalaga ang script sa sinasabi natin elemento na may pelikula? Mahalaga ang script dahil ito ang kaluluwa ng pelikula. Kung walang script, walang pelikula. Gaano kahalaga ang isang direktor? Masasabi kong mahalaga ang isang direktor gaya
ng iba pang kasamahan sa production. Ngunit ang director, siya ang leader, kumbaga. Siya ang gumagabay sa lahat ng mga tauhan na nandoon sa production. Direk, maraming salamat po sa pagpapunlak sa aming imbitasyon. Sir Alvin, maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin para makapagbahagi ng aking kaunting kaalaman lang naman tungkol sa maikling pelikula. At natutuwa ako na maibahagi ito sa ating mga mag-aaral dahil gusto ko sana na mas mapagyabong pa ng mga kabataan ang kanilang talento at ang kanilang hilig sa sining. At sana'y balang araw mas marami pang mga mamemelikula o ating mga filmmakers na magmula sa henerasyon na ito. Ngayon, may isa pa akong ipapanood sa inyong maikling pelikula. Suriin nating mabuti ang bawat detalye ng pelikula base sa mga elementong ating tinalakay. Gising na. Ebeng, malilate ka na. Nay, si Ebeng ay pa bumangon, no? Sige, ako na dyan. Mag-ilamos ka na doon. Pwede mo sa'yo itong damit, di ba? Oo, pero maliit na sa akin yan, kaya sa'yo na lang. Ayan, kasyang-kasya pala sa'yo eh. Salamat, kuya. O basta, may kinig ka mabuti mamaya ah. At ito, importante ito ah. Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Muli, ako si Tito Mark. Kaya ako makasama kayo ngayong araw. Pagkakas natin, lamang tungkol sa ating kalusugan. Kaya tara, simulan na natin! Ano ang napansin ninyo sa mga tauhan? Paano ginampanan ng mga artista ang kanilang mga karakter sa pelikula? Masasabi nating magaling ang pagkakaganap ng bawat isa. Angkop sa mga tauhan ang karakter na kanilang ginagampanan. Mula sa kilos, galaw at ekspresyon ng mukha, magaling ang pagkakaganap. Sa napanood, walang bida at kontrabida. Paalala, hindi sa lahat ng oras kailangang may bida o kontrabida para makabuo ng isang magandang pelikula. Sa istorya o pelikula, mapapansin natin na hindi gasgas ang kwento. Maganda ang pagkakahabi ng bawat detalye, kaya mas lalong lumutang ang mensaheng gustong ipahatid ng pelikula. Sa tagpuan, akma ang napiling lokasyon. Mas naging makatotohanan ang bawat eksena dahil dito. Kung ating susuriin ang sinematograpiya, tamang-tama ang ginamit na kulay at ilaw sa pelikula. Mas lalong umangat ang pelikula. Mapapansin rin nating maganda ang pagkuha o pag-aanggulo ng kamera sa bawat eksena. Ang tema at paksa ay nagpapaalala sa ating kung gaano kahalaga ang edukasyon. Ipinakikita sa atin kung gaano kahirap ang sitwasyon ng edukasyon ngayon sa buong bansa. Subalit kung ating susuriin,
maganda at positibo pa rin ang pagtanggap sa kasalukuyang sistema ng edukasyon. Nag-iiwan ito ng pag-asa sa bawat isa na lilipas din ang lahat. Paano nilapatan ng musika at tunog ang pelikula? Maganda ang ginamit na musika o tunog, mas lalong nadagdagan ang emosyon ng pelikula at nihatid ng maganda ang mensahe at mas lalong nadadala tayong manood sa bawat takbo ng bawat eksena. Sa kabuuan, maganda ang pelikula at nag-iwan ito ng magandang mensahe. Ngayon, maipapanood ako at inyong susuriin ating alamin kung kaya mo nang magsuri ng isang maikling pelikula. Ating panoorin ang maikling pelikula na Eroplano. Sasamahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Dahil kung nakakapagsalita lamang ang paliparan, ikukwento niya kung ilang beses akong lumingon pabalik sa iyo nung araw na ako'y lumisan. Papalubog ang araw noon at dahan-dahan lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ayaw sana kitang iwan. Gusto kitang samahan sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa'yo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan, sa mga tagumpay at kabiguan. Sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap, hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Hello, Ma. Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, Ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nandyan ka ulit sa paboritong lugar, ah. O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa DepEd Commons. Math tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita, kahit isang eroplano, ang agwat nating dalawa. Ayan, natapos na nating panoorin ang maikling pelikula. Ngayon naman, ating sagutin ang mga katanungan. Panuto, piliin ang angkop na elemento ng maikling pelikula batay sa salitang may salungguhit. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Meron ka lamang 5 segundo upang masagot ang bawat katanungan. Unang bilang, pagkatapos mong mapanood ang pelikula, nakadama ka ng paghanga sa galing ng mag-ina sa kanilang pagganap sa pelikula. A. Tema. B. Musika. C. Tauhan. D. Tagpuan. Ikalawa, maganda ang pagkakatagpi ng istorya. Naiugnay ng istorya ang pamagat na eroplano at hindi gasgas ang kwento na karaniwan nating napanonood. A. Tema. B. Musika. C. Pelikula. D. Tagpo. Ikatlo, napansin mo ba ang kulay ng pelikula? Hindi ba't nagbago ang kulay nito sa kalagitnaan? Iba't ibang angulo rin ang kuha ng kamera na mas lalong nagpatingkad sa masining na takbo ng istorya. A. Tema.
B. Musika. C. Tagpuan. D. Sinematografiya. Ika-apat, ang lokasyon ng pelikula ay sa isang malawak na bakanting lote na kinaroroonan ng mga sirang eroplano. A. Tema. B. Musika. C. Tauhan. D. Tagpuan. Ikalima, ang dalawang pangunahing karakter sa pelikula ay nagpamalas ng galing sa pag-arte. Tamang-tama ang boses ng ina sa pagsasalaysay. Bagamat hindi mo gaanong nasilayan sa kabuuan ng pelikula ang ina, ramdam mo pa rin ang galing at emosyon sa bawat bitiw niya ng kanyang linya. A. Musika. B. Tagpuan. C. Tauhan. D. Tema. Ngayon, ating alamin kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay C. Sa ikalawa, kung ang sagot mo ay C, magaling dahil tama ka. Sa ikatlo, ang tamang sagot ay D. Sa ikaapat, ang tamang sagot ay D. At sa ikalima naman ay C. Para sa inyong takdang aralin, panoorin ang DepEd serye ng mikropono at suriin ang maikling pelikula ayon sa mga elementong ating tinalakay. Yan ang kabuuan ng aralin sa araw na ito. Abangan natin ang bagong aralin sa susunod na muling huhubugin at pagyayamanin ang ating pagkatao. Tandaan, ang edukasyon ang pundasyon mo sa mas matatag mong kinabukasan. Ginoong Alvin Sipo, ang inyong Teacher Chinito, nagagabay sa inyong pagkatuto sa Pilipino. Mabuhay! Wikang Filipino, sulong Pilipinas! Paalam!